Ayan, so good morning guys. Ngayong araw is papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng brake fluid sa inyong Versys 1000. And actually applicable naman to sa kahit anong motor or sasakyan. Possible lang na iba yung location, iba yung itsura, pero yung process is the same. Ayan, so ang gagamitin natin today is eto, Phillips screwdriver. Size 10 na wrench. Syempre yung brake fluid natin, which is yung DOT4. Hindi ito applicable sa lahat ng motor or sasakyan. Para malaman kung ano yung recommended or yung specs na brake fluid na kailangan nyo, i-check nyo dito, halimbawa sa takip. Makikita nyo din. So in our case, DOT4 ang recommended. So, merong iba na gumagamit ng DOT3, DOT5. So, depende nga sa manufacturer at syempre dun sa specs ng inyong mga sasakyan or motor. Next, after the brake fluid is etong ginawa ko lang na bleeder valve. Kumbaga, one-way valve to guys. Ginagamit ko na to sa sasakyan and yung sa iba kong motor. Basically, ginagamit to para hindi, pag nag-bleed kayo guys, walang papasok na hangin sa brake system nyo. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. Ayan, syempre yung unang gagawin natin is alisin natin yung lock na yan para matanggal natin yung takip. Next would be i-setup na natin yung yan yung pang-bleed natin dun sa bleeder valve sa ilalim, then mag-start na tayo mag-bleed. Ayan, so naalis na natin yung takip and as you guys can see, medyo madumi na yung brake fluid natin. Kaya natin papalitan and make sure guys na lagyan nyo ng basahan yung ilalim para pagsalin nyo ng brake fluid, just in case na tumulo or matapon, hindi tatamaan yung mga metal parts and yung plastic parts ng inyong motor kasi highly corrosive po ang brake fluid. Ano yung ibig sabihin nun guys? Is kakalawangin lahat yung tatamaan niya at yung plastic guys mamumuti, masisira yung paint. Okay, so tapos na tayo dito sa taas, setup na tayo dito sa baba. Ayan, so since okay na yung sa baba, mag-start na tayo mag-bleed. Ang technique sa pag-bleed guys is pagpisil nyo ng lever, i-monitor nyo yung brake fluid dito sa itaas. Make sure guys na hindi yan ma-deplete completely, otherwise guys malalagyan ng hangin yung inyong brake system and kailangan yung i-bleed yan ng buo para mawala yung air pocket na yun sa brake system nyo. Okay, so ang gagawin lang natin is bubuksan na natin yung bleeder valve, which is eto yan. So pagbukas nyan, may lalabas na dyan ang kapirasong brake fluid, then mag-start na tayo mag-press. So, syempre, pag-press natin, intayin nyo na mag-clear yung brake fluid or kumbaga satisfied na kayo sa itsura ng brake fluid before isara yung bleeder valve. Okay? So, luluwagan na natin. Start na tayo mag-bleed. Ayan. So, may lumabas ng brake fluid. So, lapit natin. Ayan. May lumabas na. So, start tayo sa taas. So, pag-pump ko na ito, guys, is may lalabas niyang brake fluid. Ayan, so since tapos na tayo sa isang side, ayan na yung itsura ng
brake fluid natin. Diba? So sobrang cloudy. Kaya see-through na siya ngayon, 'di ba? So kabilang side naman tayo. Ayan, so para makompleto yung pag-bleed natin dito sa harap. Dito tayo sa kabilang side naman. So luwagan lang leader valve. Antayin na may yan. So pag may lumabas na brake fluid, okay na yan. So start ulit tayo. So after matapag guys, see the difference. Sasara na natin yan and pabalik na natin yung lock, and as you guys can see through na siya ulit. Okay, so eto pagka binrake yan, so hindi siya lumulusot. So ibig sabihin nun guys is walang hangin yung inyong brake system. Pero pag eto guys pinisil nyo at medyo bumubog, ano yun guys, ibig sabihin may hangin, kailangan nyo mag-bleed ulit. Okay, especially kung may nakikita kayong bubbles dyan.